Sports. Yeah. Second question is, makapag-farm ba siya by Benny Sports? If they play this correctly, makakuha sila ng magandang farm kay Carl TZ. Makakuha ng magandang na mabilis. Unlimited Art of Thievery. But we all know na bumabalik itong hero na gamit ngayon ni Eson Esports. The Grok, unti-unting nagsashine sa ating meta. Na pwede maging ano, no? Kung isipin mo, pwede maging X-Factor for this game. I think yung Grok yung pinaka-perfect na kukunin ni Eson kasi pwede siya mag-face check. Pwede siya mag-power of nature tas lakaran yung mga traps kung sakali. Yeah. At pag may flicker while charge ka, threat ka palagi sa Claude. Yes. Kaya din naman, isa to sa mga naisip ko na pwedeng i-pick ng Blacklist International and they did pick it up. Yeah. Pwede mong i-cancel yung ano eh, yung Blazing Duet. Exactly. With a spear nitong Grok. Pero looking akala at... Akala ko, the spear ni ano eh, no? Ni Popol. Yung Popol. Spear yung wild charge. Yung wild charge ni Eson. Naku, pag ikaw ba naman... Kung ikaw ba naman, sugurin ito ni Eson. Oo. Naku, UUP talaga si Carl TZ dyan. Alam mo naman, si Eson ang tinatawag nilang the bodyguard. Kumbaga. The bodyguard. The double B sila ni Dexter eh. Sa side ng Blacklist. Pero there you have it. I told you, son. First blood. You don't give the first blood to Edward. Naging biktima ngayon si Flap TZ sa top lane. Ganda nung ikot ni Eson. Perfect na perfect kasi napakommit na doon si Flap TZ even with the flicker. At alam naman natin kapag mataas ang damage ang power of nature, makakuha nga naman ng kill sa top lane. Yeah. So instead na puntahan yung top lane kung saan nandun, sorry, yung bottom lane kung saan nandun yung gold lane for Blacklist International, top na lang yung pinuntahan ni Eson para meron siyang kill potential. Kasi nga naman, first blood ni Edward. Tsaka sakto doon din papasok yung turtle. Yeah. Na si-setupan na ngayon ng Blacklist. First time ko nakita to. Usually, Bren ang nauuna sa bush ng Turtle Pit. Yeah. Pero ngayon, since natapos yung first blood ni Edward, instant. Turtle, para kay Wise dito. Tumama yung pana kay Eson, pero yon yung Moonlight Immersion mula kay Venus. This time, ang hinahawakan niyang kamay ay kamay ni Eson, pare. Yung top lane ka, okay. Tumama yung pana. Threatening. Pero yung top lane kasi, kaya din nauna yung Blacklist International dun sa Turtle kasi hindi pa handa ng ultimate si Flap TZ yung nagkaroon ng Turtle. Fine. In fact, kailangan niya pa i-clear yung top lane. Oo. So yun yung very crucial kung bakit nauna yung Blacklist International dun sa Turtle Pit. Definitely. At ngayon, tinatarget pa rin nila si Flap TZ. They want this lane to be a dead lane. Nakaabang si Eson and si Venus. Pinakamaraming assist, mga kaibigan. Kaya, sa Little Wanderer, at perfect ang Grok dito para sa kanyang game. Ginamit niya ba yung ulti? Yes, ginamit niya yung ulti para makatakas. Pero, this is what it is. I think lahat na tamahan pa rin niya yung traps. At may konting delay kasi yun yung parang control ng traps. So, baka dun nangyari. Kaya din, mukhang maliit lang yung wild charge. Yeah. Kung isipin mo ngayon, para sa side naman ng Bren Esports, naging ano sila ngayon eh, naging tahimik sila ngayon. Kailangan nilang mag-farm din kasi. Kung isipin mo, Claude late game, Chang'u late game, hindi to yung type ng lineup nila kanina na pwede kagad kumuha ng kills eh. Unlike Lancelot, di ba? Na pwedeng sumali. So ngayon, Blacklist, alam nila na they need to attack. Oh, look at that, Eson. Tacking through the meteor shower. Oh. At nag-heal na lang din ang Blacklist International. Binubugaw lang nila si Rigo. Patience from Blacklist. Nakuha nila dito yung shield, Wolf. And tingnan mo, ang daming pokes na nilalabas ng Bren. Pero yung Blacklist, in-out lang. Hindi mo mapapoke ang isang healing strategy sustain meta. Kasi ano nga bang gagamitin mo pang poke? Eh di yung mga skills mo na bato mo na at mag-heal lang si Eson. Oo. Si Estes, si Venus. At ngayon si Flap TZ ata magiging biktima. Sumakto pa doon sa edge. Nung bato, Eson. Binanta niya yung sarili niya sa bato, pare, para makuha dito si Flap TZ. Habang ngayon may mangyaring laban, Carl TZ, napabalik na lang ng kanyang BMI, pero nandito si Eson Esports tumatarget. Pero nice! Purify mula kay Oh My Venus. Madadudge dito. Ay, pero ang gandang naka pa rin sa side ng Bren. Pero wala pa rin napapatumba ang Bren Esports. Killing spree ngayon para kay Edward. Meanwhile, Eson tumatakbo. Walang namamatay. No damage whatsoever. Carl TZ, mapapabalik. Flap TZ.
too late na rin doon sa party. Blacklist International. Man, yung lineup nila dito, Mobile Clinic eh. Kompleto Ricardo sa Health Insurance. Wala. Kahit anong mangyari dito, magkasugat man sila, hihiling-galing lang. Walang ibang gustong gawin si Oh My Venus kundi sustain mga kanyang kape. And that's also true with Deson. Ang gusto niyang gawin ay maghanap ng magandang target gamit ang ultimate. I-block yung meteor shower ng Bren Esports. I-block yung damage. Kaya nga naman, na-predict natin na Grok yung potential last because ang dami niyang magagawa sa laban na to. And not only that, Edward, 4-0. Oh. 4-0. At hindi na agad makakill ang Bren Esports kahit na may tumama na pana. Haharangan lang lahat ni Eson Esports. Literal na pader ngayon si Eson. Naglalakad na pader. Ang nakakatakot yun, men. Pag may nakita kang naglalakad na pader, tumama pa na dito, lumiit dito si Eson. Pero naku, kaya siya mapatumba. Hindi pa rin. Oh my God. Men, Brusco boy. Eson the Brusco man. Buhay na buhay dito sa ating laban. Last day ngayon, namumula na paggamit na si Ribo ng kanyang major shower. Oweb, ako rin, makunat din ako. Pero wow, Blacklist International, ubos na yung skills ng Bren Esports. Hindi na nila mandepensahan yung baba, Wolf. Hey, they did use the major shower para mapagdepensa. Sabi ni Oweb, hindi mo matatama. Yung nasa harap lang natamahan. At kita po yung ngayon, si Edward nagamit yung Eye for an Eye para dun sa stun ng pana. Si Eson, meron din siyang sariling CC immunity. So, yung Selena na last pick mula sa Bren Esports ay control ng Blacklist International. And here comes the Venus Train. Ito na. Ito na naman ang sama-sama puwersa. Carl Dizzy na paggamit na naman ng Art of Tibini trying to steal that turtle. Pero again, Blacklist, libreng turtle na naman at mukhang magro-rotate sila dito sa top lane. Oh, can see na mula sa side ng Blacklist yung kanyang lamang. Oh! Ay, nandun na, pero bilis mag-takedown ng Torre at makakail. Unfortunately for Edward, masyado siyang action Jackson. Sumakto yung pana sa kanya. Nice kill mula dito sa Bren. Pero ang tanong, enough ba yung butas na yon? Look at this, yung trade-off ng Blacklist International. Dalawang Torre. Nice ultimate para kay Oheb. Ngayon, mag-ahabol sila. Last day pulado. Second skill lang para kay Oheb. Tapos sabi ni Eson, ako din, close line from hell. 1-6, Blacklist International. Napita si Edward, pero okay lang. Nakuha natin yung dalawang Torre sa top. Wow, I am so amazed. I'm out of words. Kasi nangyari yung Blacklist International, nung pinapatay si Edward dun sa may mid lane, at naka-push yung Bren Esports. Ang ginawa lang nila, sige, hayaan natin, push natin yung top. Tapos ni-rush nila yung pag-push dun sa second turret sa tamay top lane. Rush B! So, mas maganda pa yung trade-off para sa Blacklist. Oo! Buti na lang naka-push yung Ribbon sa may bottom lane for the equal trade ng Bren Esports. But, yung Blacklist International, ginagawa nila kapag may nakukuha yung Bren sa isang part ng mapa, kumukuha sila ng isa pa na mas maganda. Ibang klase, man, itong Blacklist International. Hindi nagpapadaig. Hindi nagpapadaig eh. Tabi-tabi, sama-sama puwersa eh. Talagang ano eh, hawak kamay eh. Malaying Constantino, pare. This is vintage Venus activating the Moonlight Immersion. Walang damage yung meteor shower. O, tignan mo. Kahit magsama-sama pa kayo, sabi ni Venus, i-heal ko lang. Walang gentle-gentle. Walang gentle-gentle. Kahit pamilya mo pa. Oh my. Eson ngayon, mapapawa-charge pala yung... Oh my God! Nandun pa si Venus! Buhay pa din! Oh no, that must be so hard for Bren Esports. Ibig ang dami na nag-unumit doon, tinakasan lang sila. Hindi nila tinitigilan, pare, pero makakuha dito si Carl Tizzy ng first turtle. May laban na magagarap na paggamit na ng Moonlight Immersion si Venus. Pero ito na ata ang sinasabi na hinahanap ng Bren. Sa wakas, nagkaroon na sila ng damage. Bang, bang, down. Bang! Nagkabarilan! Oh! Pero pasok si Carl Tizzy. But still, counter go mula dito sa Blacklist International. At sino ba ang nananatiling buhay? The one and only Brusco man! Eson Esports ang nananatiling buhay sa Blacklist International. Kakalaro nyo pa lang ng ML, alamat na to si nandyan Eson. Nandyan na yan. Ganun na siya kakunat. Mas makunat pa siya sa nangin ng chicharon eh. Nagsimula sa pinakaunang idolo ng lahat si Eson. Bago pa mag-MPL, alamat na si Eson sa Philippine Mobile Legends. Bago pa ang Mobile Legends.
May eso na. May eso na. Si Uncle, ang tunay na Uncle. Oh my. Uncle Eson showing it. Showing you how it's done. 1-0 in 4. Wala pang... Wala pang... You cannot spell Mobile Legends without the E-S-O-N ni Eson. Tama. Sure yan. Tama, tama. Oh, tama. Nandun. Ang galing ko spelling, no? Ang galing mo sa spelling. Pero sure yan, man. 1-0. Wala. Walang Mobile Legends kung walang Eson. Literal, lakad matatag lang siya dito, eh. Man, malupit. Walk trip lang, eh. Malupit pa sa malupit. Malupit pa sa malupit. Ang alamat ng Mobile Legends. Ang legend sa Mobile Legends. Ang tunay na legend. At ngayon, flying V na ang blacklist. Sabi ng Bren, kailangan na natin. Paano mo papatumbayin to? Kung ikaw ang Bren Esports, ano dapat ang iisipin mo, kaibigang Wolf? Kulang na yung anti-heli. Kulang na yung necklace. Oo, kailangan natin tumarget dito ng Bren. Ng ibang tao. Si Wise ang target nila, pero bitin pa rin. Hiniling galing lang. Bren Esports, they still want to defend this mid tower. Kasi kung iisipin mo, may Chang'o pa rin. Wolf. Oo. With Rebo right now. Sabi ni Rebo kasi, eso, naabutan kita maging legend. Kabatch mo ako, eh. Oo. So hindi mo ako pwedeng basta-basta gangster-gangster. Second generation. First generation talaga. Oo. Pero si Few kasi, magkakampi sila dati ni Eson. Ay, oo, kilala niya si Eson. Nag-champion na yan, eh. Oo, pero sabi ni Eson, kung kilala mo ako, mas kilala kita. Mas kilala. Alam ko kung saan mo nilalagay yung mga traps mo. Oo. Championship si Lena, napanood ko na yan. Napanood ko na yan season 2. Alam ko saan mo nilalagay yan, eh. Nanonood lang ako nung season 2, eh. Kaya naglaro niyan, eh. Sini X-Man yung ano, sabi ni Eson, eh. At nakita ko lahat habang pinapanood ko kayo. Oo, I know it. Pero sabi ni Pew, alam ko rin kung anong favorite mong ulam. Oo. Alam ko rin lahat. So ngayon, sabi ng Bren, hindi na natin pwede takihin. Sabi ni Pew dito, patience na ang Bren ngayon. Hindi na sila kagaya kanina na sumusugod, eh. Hinihintay na nila yung blacklist na maghiwa-hiwalay. Kaso yun yung problema sa blacklist, eh. Meron silang ultimate bonding na... Hindi talaga pwede maghiwa-hiwalay, Kuya Wolf. Ultimate bonding experience, oh, sabi nga nila. Ultimate bonding experience. Ube yun, ube. Ube! The ultimate bonding experience mula sa blacklist. So, tama ba, Wolf? Para mapatumba yung blacklist dito, kailangan ng Bren dito, yung pitas jutsu. Kailangan isa-isa. Dumating sa point nga lang, Manjina, may damage na. Alam na natin yan. Wala, buhay pa rin, eh. Buhay pa rin. Binuhos na lahat. Oo. Kidding aside, Bren Esports, may dalawang choice na sila actually. Sige, pick off. Oo, lalakasan yung Bren Esports. Pero dadating sa point na masakit na yung damage si Cartesi, pwede na siya mag-blazing duet sa mukha ng Blacklist International. Oo, pwede nga, no? Ayan na nga, meteor shower! Tatamaan si OF! Eto na, namumula na si Eson! Kaya ba ito? Buhay pa rin! Napakaunat! Ang bigas mo, Eson! Eson Esports! Catching all of the damage! What is damage? Attack me! Fight me! Sabi ni Eson dito! Fight me, please! Buhay na buhay pa rin. Ang taas ng buhay niya, Wolf. At susugod pa rin siya dito. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng Bren. Oh my, meteor shower. And for the first time in forever, nawala si Eson dito. Ito na ba ang chance ng Bren Esports? Wala na yung makunat. Sugod na batalyon. But the Lord is here for the side of Blacklist. Let's see kung kaya ba nilang counter go. Edward, mapapasugod. Akala niya siguro kasing kunat siya ni Eson dito. Pero meron siyang eye for an eye. Meanwhile, yung Bren, ayaw nilang pababain itong Lord na to. Poking the Lord. 10k health para sa Lord dito. But look at the bottom side. Nag-aabang si Edward. Pero wala na siyang gagawin. Oh no, Edward! Oh no! Oh no! Madali lang, oh yes, atakas. Buhay! Bren Esports, nakapag-depensa sila. Pero still, Blacklist remaining... yung remaining turrets nila na uubos, pare. Unti-unti. Masabi ko, ganda nung bastuan ni Rebo dun sa Lord fight na yun. Kaya din naman nakakuha ng kill yung Bren Esports. Katulad niya nun, cover fire na siya ngayon. Oh! Lusty! Ganda ng knock-up dito. Wala si Lusty. 36 seconds down. Habang sabi dito ni Carl Tizzy, wait lang. Patience is key. Patience. Hindi pumipersa ang Bren ng laban, Wolf. Kailangan din talaga ng damage output na ng Bren Esports. So that will come from Rebo and Carl Tizzy. Pag nakapag-farm, mixture ng magical and physical damage, aaray na rin yung Blacklist. Kaso si Wise, ang talino talaga din ng napili, nag-Wind of Nature. Oh no. Yatap ata dito si Carl Tizzy, pero yung blazing to the duet. Inuupos ngayon ang buhay ng side ng Blacklist. Wala na ata yung Moonlight Emotion. Wala na ngang ultimate. Si Oh My Venus, sinasay ko na sila ng Bren. Hindi na pinipilit ng Bren yung laban.
Ang nangyayari, pinupok ng Bren o buhayan, back yung Bren. Ang magagawin ng Bren Esports, pupersay nilang mag-ulti si Oh My Venus, tapos mag-out. Nakita nyo naman, with Sea Albert available on now on Carl TZ, masakit na rito, may anti-legion na. Durance naman para kay Rebo. So meron na sila ng mga items nga naman na pang-contra ng sustain. Kasi yung Blacklist International, mamaya lang ng konti, pag dumepensa na naman ulit yung kanilang mga items. Like for example, para kay Oh My Venus, at syempre para kay kina Oheb, bigla silang kukunat ulit. Oo! Pero yung ang key factor para sa Bren Esports, bukod sa pick-off, yung next na win condition nila laban sa Blacklist is ipuwersa yung ulti ni Oh My Venus. Paultihin mo si Oh My B. Pag nawala yung pailaw niya, mawawala yung kunat. Na-figure out na yun ang Bren eh. Kailangan hindi nakakapag-bonding yung Blacklist International. Yun yung key factor para sa Bren Esports. Kailangan nilang paghiwa-hiwalayin, kaibigang Wolf. Kumbaga, kung sa call time, kailangan iba-ibang call time, sinabi nila. Dapat may maiwan. Ng boost sa field trip. Oo. Kasi mukhang yun na yung game plan ng Bren eh. Kasi tignan mo, yung kasing kunat ni Eson dito, yung tori ng mid. International, and that's understandable. Yeah. Pero yung Blacklist, mataas ang composure nito bilang isang team. Nakita natin the 7-0 run nila. Composure yung nagdala sa kanila ng 7-0. So, kayang-kaya pa ng Blacklist. Pero yung Bren Esports, nakikita natin yung scaling potential mula sa kanila team. Kung iisipin mo rin kung we're gonna talk about composure, proven na rin sa Bren yun eh. Oo. Went through 7 games nung M2. For sure, yung experience nila dito, yung ginagamit nilang gabay para hindi sila tuluyang ma-2-0 ng Blacklist International. 2K lang ang kalamangan ng Blacklist International. And yes, tama ka, Wolf, eh. Magdedepende na sa items to. Kasi kahit gaano kakunat itong si Eson, pwede pa rin siyang matunaw eh. Kasi may burn damage, yes. Yung Demon Hunter Sword, the more HP na meron ka, mas masakit ang Claude. Chango, Holy Crystal, tas Ice Queen, and Glowing Wand combo. Pero inuna niya yung Durance, kaya naman din hindi pa ganun kasakit. Ay, sakit na. Yung Chango kanina. Ayan na, si lumalambot. Eson. Lumalambot na! Oh! Eson! Baiting out skills sabay Wild Charge. Ganun na yung ginagawa ni Eson eh. Mag-Wild Charge out na lang. Oh, hindi nga siya nag-flicker. Oo. Interestingly. Oof. Dahil na Immortality. Okay. Magamit na siya ng Immortality dito. Kailangan niya na mabuhay. Ang sakit ni Rebo, pero pulado ngayon si Oheb. Blazing Duet para kay Carl Tizzy! Oh! Inabangan siya ni Edward. Nasa na yung damage output ngayon ng Bren Esports. Oh my God. 47 seconds down si Carl Tizzy. Susugod na ang Blacklist. Crucial pick-off para dito sa Lord Attempt. 20k HP for the Lord. Edward, siya na yung bumabox out. Ang ganda ng ginawa ni Edward pang box out. Man. Wow! Blacklist International picking off the child prodigy, kaibigang Wolf. Napakaganda ng pick-off na yun. Like we said, Blacklist International are just forcing errors. Napa-ulti na si Rebo. Paano kayo dedepensa ngayon? Gaano katagal ang ultimate? Papasok pa si Flap TZ. Nasaan ang damage output ngayon? Bren, hinahanap nila. Lusty, nandito pa rin. May sagot pa rin ang Blacklist International. Edward, my goodness. Lilipat sila dito sa top lane. Edward with a split push. Meron ng ultimate. Meron ng meteor shower dito. Si kaibigang Rebo. He will definitely use this against the Lord. May pwesto na ngayon ang Blacklist. Napalaban na. Buhay na ngayon si Carl Tizzy. There you go. Basagan Tore. Eson, makunat pa rin. Nginangert-ngert ng aso. Pero yung Lord muna yung first target ng Bren. Blacklist International, they were able to actually get one tower in the top. Tapos didisiplina sila. Babalik sila dito, Wolf. Oh, Blacklist International, they know what they needed to do. At alam na nila yung strength na nila ng lineup. Kung may isang aasin, okay lang. Si Edward naman yun, and the healing and sustain is there. Okay, there you go. Palado pa rin si Eson. Kumagat na ngayon yung trap ni Pew. Pew, nag-aabang ng pana dito. Sinong tatamaan? Wala. Habang ngayon, ang Blacklist ay magbaback. Attempts after attempts ang ginagawa ng Bren Esports. Pero wala pa rin silang napatumba. Ultimate bonding experience. Pinapakita ng Blacklist International, men. Never na naghiwalay. Si Edward hiwalay. Kaso kasi understandable. Parang Benedetta yan eh, na may eye for an eye, may sword intent, may electo.
all the movements in the world kaya niya. Nako po, naspatan na. Ooh! At yun na naman, Edward with the plays. Clutch pick off para kay Edward. Sinabi dito ni Eson, o sige Edward, mag-asim ka na. Pinayagan. Sabi, magpaalam ko. Kuya, ano, uncle, pwede na ba akong maging mag-asim ngayon? Pwede na ba akong tumakbo mag-isa? Pwede ba akong lumabas? Teenager na ako. Here we go, Meteor Shower. Si Eson ang main target, pero may immortality siya. Habang si Venus ngayon nagagamit ng kanyang ultimate, habang si Edward nagbabasag dito sa batang gilid. Oheb po, ay pare, nakapara kay Flapdizzy dito, pero wala si Pew. Wala pa rin napapatumba ang side ng Brand. Napagamit na si Curl Tizzy ng kanyang ultimate. Pero kalahati lang ang na-damage nila sa Blacklist International. Round 2! Grok Black is real. Round 2 fight na ba? Edward, final blow! Meteor Shower coming in. Pero who's the target ngayon? Nauntog! Makakaibigan si Oeb. Pero okay lang. Ultimate bonding experience! Blacklist International! Sama-sama tayo! Oh my! Hindi makasingit ang Bren Esports! Hindi nila ma-solve. Ang daming pinupwersa ng Blacklist International na issues para sa side ng Bren Esports. Si Edward gumagawa ng sarili niyang plays, sumbay yung backlines. Si Eson problema na rin at si Wise hindi rin mapatay. Ito na ba ang final hura ng Blacklist International? Hindi na makahanap ng butas dito ang Bren Esports. Oh my! Si Dusty nagdasal para tawagin si Kupa. Nagdasal na talaga. Oh no. Blacklist International. Ubo sa mga towers dito. Flapdizzy is still down. 14 seconds. Tatapusin naman ang Blacklist. Oh! What an amazing duet dito. Of course, ni Carl Tizzy. Habang nagkaiwaiwalay na. A friend, but look at Edward. Psycho Milendez. Na naman ang no, not this time. Sabi ni Pew. Block by Pew. Oh my! Habang inaabot si Oeb dito, Oeb na paggamit ng Purify. Oeb, tumatakbo-takbo! Oeb, habang may lupa! Carl Dizzy, inahanap siya! Carl Dizzy with the bang-bang-bang! Agad the bang-bang-bang! Super slow! Wipeout! And here comes, the death march, ladies and gentlemen! 22 minutes in! Hindi pwedeng game number 2 lang!